guys, good afternoon. Nandito na tayo sa bayan sa Panitaan. Nandito tayo sa Tulay para ipakita natin sa inyo kasi babalik na ngayong araw si Papalon sa Maynila. Ito yung pinakamasakit na iwan naman yung pamilya para magtrabaho sa ibang lugar. Ayan, sa mga ating mga OFW yan, ganyan talaga. Tsaga din tayo para may pakita natin sa ating pamilya na nagsisikap tayo para sa kanila. Ayan. Kasi babalik na si Papalon sa Maynila para magtrabaho na rin. Ayan mga guys, oh. Ginagawa yung tulay dito. Naglalagay siya ng riprap. Ayan. Ito ay pinakamasakit na araw dahil siyempre matagal-tagal na panahon naman na maglalayo sa pamilya para magtrabaho sa ibang lugar sa Maynila. Ayan, dito muna tayo maglagala. Galagala muna tayo dito sa bayan sa Kaitaan. Ito yung bayan sa Kaitaan mga guys, na napakaganda, napakalinis na lugar din. Ay, sabi mo maliit na lasa lang, pero maganda. Ayan. Ito yung pagdating ng pan dito sa hapon, ay nagbubukas ng ilaw dito para may pasyalan yung mga bata. At tawag dito yung Christmas Village. Ayan, napakaganda oh. Dami mga nakadecorate dito kasi ang aris namin mga guys, hindi ko alam kung alas 5 ng hapon o alas 7 ng gabi kasi mag alas 4 na ako dito sa bayan sa Panitaan na pumunta rito kasi nagtext na kasi yung kwansang booking outlet sang series para pumunta na rito kasi parating na daw yung series pero hindi ko alam kung anong oras. Ayan. Kasi kahapon yung aking kinakapatid sa anak ni sang aking ninang ay kahapon din bumalik. Alas 7 ng gabi din nakasakay. Ganitong oras din kami nagkita. Ayan yung mga kubo-kubo. Kung mapapansin nyo mga guys. Oh. Ayan. Nakakinggit kasi mga nandito yung mga bata. Masarap talaga yung mamasyal ka rito na kasama yung pamilya mo. Pero lang, wala tayong magagawa dahil siyempre nasa Maynila yung trabaho ko at maghihiwalay naman kami sa aking pamilya para magtrabaho. Parang nag-abroad na rin kasi ganito, sacrifice na tinatawag ng magulang para sa mga anak na makapag-aral din. Ayan yung mga namamasyal din dito. Ayan yung mga wala pang tubig mga guys. Tumutunog kasi ang kampana kasi ganito talaga pagdating ng hapon dito sa bayan sa Panitaan. Kaya yan may mga kubo-kubo. Gusto pa sana sumama yung aking mag-iina na para magatid sana dito sa akin. Ang sabi ko lang kasi wag na kasi baka maalangan sa sasakyan at gabi ng makasakay. Kaya sabi ko wag na lang. Dito na lang kayo sa kalsada maghatid sa akin. Ayun. Sa atin lang. Ayan guys, yung kanilang munisipyo dito. Napakaganda, napakalaki yan. Under construction pa rin yan. Hello. Kita niyo sa vlog yan, sa YouTube. Hello guys, welcome to Panitaan. Ayun mga guys, napakaganda. Ito rin, nakakaiba din format ng simbahan ito mga guys. Pansinin nyo ha, nakakaibang format din yan. Sa dami din natin napunta mga ibang lugar,
Pero iba din ang porma rito sa simbahan. Yan, tatawid tayo dito para ipakita naman natin sa inyo. Ayun mga guys, yung Christmas tree rito na malaki. Ang ganda maglakad oh. Ang kabila ay malaking ilog. Yan. Ito yung plaza sa Panitaan Capiz, Province of Ruas City. Ayan yung mga ginagawa. Kasi ayun yung mga gagawin nila, yung pag-recrap dyan. Ayan. Ikot-ikot muna si Papalon bago tayo pupunta naman doon sa terminal sa aking sasakyan, yung inihintuan sang series. Ayan. Ayan yung... Grabe yan dito guys, pagka nagkaroon ng baha dito, ay abot yan dito. Hanggang dito yung tubig. Grabe yung tubig dyan. Ayan o. Napakalaki yung tubig dito. Ayan naman kasi yung tulay yan, patawid na yan, papuntang Iloilo din yan, Estancia Iloilo. Kasi ikot-ikot lang yan. Pag yan mga sasakyan na dumadaan, pwede yan lumusot papuntang Iloilo din. Ayan. Maganda yung pagkagawa nila rito, yung paglagay ng mga decoration. Maganda. Kaya lang ito nabutas na oh. Ayan, mga butas na rin yung iba. Ito talaga yung malungkot sa buhay ko na papalayo sa pamilya pero wala akong magagawa dahil siyempre alang-alang din sa trabaho at sa pamilya, sa mga anak para makapag-aral din. Parang nag-aabroad din ako na nagsasacrifice din para sa mga bata para makapag-aral. Ayan. Ito yung maganda maglakad-lakad para makita nyo. Ayan mga guys, oh. Ikot-ikot muna si Papalon para malibang-libala sa sarili ni Papalon para mawala yung lungkot na siyempre, alis naman tayo, papunta naman tayo ng Maynila. Ayan. Abangan naman natin ang series. Mga guys, ang ginawa namin ngayon, naghabol muna kami dito sa series sa aming sasakyan kasi iniwanan kami, galing pa kami sa kabilang bayan. Loko-loko kasi itong driver to eh. Iniwanan kami na ito naman yung aming dapat sasakyan. Papuntang Maynila. Ngayon ito, nag-antay siya kasi tinawagan sa main office doon sa Ceres. Ito yung sasakyan namin, yung 11695. Ito siya. Aming sasakyan. Ito, hinabol na namin dahil wala kaming masakyan. Ito ngayon, yung biyahe ko ba, ang aming sasakyan. Ayan. Ito, dito kami sasakay nga guys, papuntang kan. Hindi pwede na tayo pa magbabaya dyan. Ito ngayon, nakasakay na kami rito para papuntang Maynila kasi hinabol pa namin itong sasakyan namin kasi iniwanan kami sa series.
Ito yung magandang guys eh. Dapat doon na kami nakasakay sa Panitaan ngayon. Ang ginawa naman sa driver, iniwanan kami dumiritso. Ang ginawa namin, hinabol na naman. Meron dito. Dito at yun. Nandito na kami sa series ngayon. Okay guys, sa lahat ng mga subscribe ito, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At ingat po kayo at God bless. Hanggang dito na muna. Bye-bye!